Viva po Jesus Nazareno, awitan papuri alay namin sa'yo, tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko sa iyong pagtaguyod, naging mga banal na martir sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan, kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa muna sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangaral namin si Kristong muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y di muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mula ang saksi ng Diyos sapagkat pinutotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit lilitaw na di totoo kung talagang di bubuhaying muli ang mga patay. Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay,
hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa mahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dingin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dingin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako ay taong tapat, di nang daya kailanman. Kaya ako ay nagsusumamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako ay dumudulog at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo ay lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga apa. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12
at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At bigyan natin ng malakas na papuri ang ating Nuestro Padre. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, pinapaalalahanan tayo ni San Pablo kung ano ang pinakasentro, ang pinakapuso ng ating pananampalataya. Yun ay walang iba kundi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At pinapakita nito na lahat ng ating sinasampalatayanan, lahat ng ating pinaniniwalaan sa ating pananampalataya ay nakaugat sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga, umaasa tayo sa Panginoon hindi lang para sa buhay na ito, kundi lalong-lalo para sa buhay sa kabila. Dahil naniniwala tayo na kung paanong muling nabuhay ang ating Panginoon, ganun din naman, umaasa tayo, tayo din ay muli niyang bubuhayin para kanyang makapiling magpakailanman. At ang pag-asa na ito, ang pag-asa sa pananampalataya na ito ay kapareho ng pag-asa ng pananampalataya ng mga santo na ipinagdiriwang natin ngayon. Ngayon kasi ginugunita natin sina San Pablo at San Andres ng Korea. Sila ay mga namatay dahil o pinatay sila dahil sa pananampalataya. At yung pananampalatayang iyon ay pinangatawanan nila hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Yung pagpapangatawan nila at pananandigan nila sa pananampalataya ay dahil na rin sa tulong ng Diyos dahil sa kanilang pag-asa sa Diyos. At ito yung pakiusap, ito yung sinasabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa na pangatawanan at panindigan ang pananampalataya. Magagawa lang natin yun kung talagang meron tayong pananampalataya at kung talagang umaasa tayo sa tulong ng Diyos. Lagi tayong umaasa sa tulong ng Diyos, syempre. Ang imahe ng Poong Jesus Nazareno, kung titingnan natin ito, ito ay nakatingala. At ito ay nakatingala sa Ama dahil ito ay umaasa sa Ama. In the same way na tayo ay umaasa sa ating Poong Jesus Nazareno. Pero hindi siguro natin alintana na kung papaanong tayo ay umaasa sa Diyos sa ating buhay, ang Diyos umaasa din naman sa atin sa pamamagitan din ng simbahan. Ano yung ibig kong sabihin? Ano ba yung inaasahan sa atin ng Diyos? Unang-una, inaasahan sa atin ng Diyos na mananatili tayo, pangangatawanan at paninindigan ang ating pananampalataya. Kaya nga kung babalik na naman tayo sa ating unang pagbasa, sinasabi doon ni San Pablo na naniniwala tayo sa muling pagkabuhay at ito ang dapat nating panindigan. Pero hanggang saan ba natin kayang panindigan yung ating pananampalataya? Hanggang saan pwede umasa sa atin ng Diyos sa ating pananampalataya? Pero bukod sa pag-asa sa atin ng Diyos na paninindigan natin yung ating pananampalataya, umaasa din siya minsan sa ating material na pagbibigay. Sa ating ebanghelyo narinig natin kung paanong tinutulungan ng mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. Tinulungan ng mga babae,
Nagbenta sila ng mga ari-arian para makatulong sa ating Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, mula pa nung una, ang ating Panginoon, ang simbahan ay umaasa na sa atin, sa ating tulong. Pero lagi nating tatandaan na ang pagtulong na ito ay hindi bunga ng pagpupumilit. Hindi ito dahil gusto ni Jesus kaya sila tumulong. Hindi ito dahil pinilit sila ng ating Panginoon kaya sila tumulong. Hindi rin ito dahil may utang na loob sila kay Jesus dahil pinagaling sila, dahil pinalayas ang demonyo. Hindi ito ang mga dahilan kung bakit tinulungan nila ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang tanging dahilan kung bakit sila tumulong ay ang kanilang pananampalataya at pasasalamat. Diba sa buhay natin, laging nagiging issue yung pagtulong natin sa kapwa. And most commonly sa mga magulang. Kailangan ba talagang tulungan ng anak ang mga magulang kapag mahina na? Sasabihin ng iba, oo, kasi magulang nila yun. Oo, kasi pinalaki sila. Pero sasabihin din naman ng iba na hindi naman kailangan. Bakit? Kasi obligasyon ng magulang na palakihin ang mga anak. Pero hindi ba obligasyon ng anak na tulungan ng magulang pag matanda na? Siguro iba't iba yung opinion natin tungkol dyan. At malamang, siguro may mga sasabihin ako tungkol dyan na hindi matatanggap ng ilan sa atin. Pero ang totoo niyan, kahit pa sabihin natin, oo, totoo, magulang, kailangan tulungan ng anak, pero totoo din na ang magulang, obligasyon ng anak, at hindi obligasyon ng anak na tulungan ng magulang pag lumaki na dahil may sarili na ring buhay. Pero at the end of the day, mga kapatid, sa taong tumutulong, ang taong tumutulong ay tumutulong dahil nagpapasalamat. At ang taong nagpapasalamat dahil alam niya na natulungan siya. Diba? Sa mga anak, usually sa mga anak na tumutulong sa mga magulang, tumutulong sila hindi dahil nararamdaman nila na obligasyon yun. Tumutulong sila dahil nag-uumapaw ang kanilang pasasalamat sa kanilang magulang at kusa na silang tumutulong. Kaya nga ang bawat tao na alam nilang natulungan sila ng Diyos, hindi na kailangang pilitin pa. Kusayang tutulong, kusayang magbibigay dahil sa pasasalamat. Kaya kung titignan natin, kung susuriin natin yung ating buhay, nahihirapan ba tayong tumulong sa ating kapwa? Nahihirapan ba tayong tumulong sa ating pamilya? Siguro sa hirap ng buhay, sasabihin natin, oo. Pero kung naramdaman natin na tayo mismo ay natulungan, kung alam natin na tayo mismo ay nabiyayaan, diba, kahit mahirap tumulong, kahit ikaw mismo hirap, kusa kang tutulong sa iyong kapwa kung alam mo na ikaw ay talagang natulungan. Pero sino ba yung mga mahirap magbigay ng tulong? Sino ba yung mga nahihirapan magbigay talaga ng tulong kahit may maitutulong? Yung mga taong hindi marunong magpasalamat. Yung mga tao na hindi naman nila alam na sila ay natulungan. Yung mga tao na nag-aakala na ang lahat ng bagay na meron sila ay sarili nilang pagsisikap. And madalas, ito yung mga taong marami kang maririnig bago ka matulungan. And madalas, ito yung mga taong hindi marunong tumulong pero ang alam lang magreklamo sa buhay. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon, magmula noon hanggang ngayon, umaasa sa tulong natin ang ating simbahan at ang Diyos. Pero sumasalamin din ito sa ating buhay. Dahil ang pagtulong never dapat maging pagpipilit. Ang pagtulong ay dapat na maging bunga ng ating pasasalamat. Ang pagtulong natin ay dapat maging bunga ng ating pananampalataya. Kaya mas magandang pagnilayan ngayon, tignan natin sa kaibuturan ng ating puso, ano na ba yung naging bunga ng ating pananampalataya? Ano na ba yung naging bunga ng ating pagsunod sa ating Panginoon?
Dahil kung marami tayo makikitang bunga, pusang mag-uumapaw ang ating puso sa pasasalamat at tutulong tayo hindi lang sa sarili natin, yung tulong na yan na abot sa ating kapwa. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, nawa habang nagpapasalamat tayo sa mga tahimik na tumutulong sa atin, nawa tayo din naman makita natin na tayo ay lagi ding natutulungan ng Diyos at ng ating kapwa. At nawa, mabuo sa ating puso ang pasasalamat na bunga ng ating pananampalataya. Amen. Magsitayin na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungang pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway wag nating ipagwaglang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkos, hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinap ay Satanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat. Buhay na dalisay. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon
itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw. Ang kami ay iyong kalugdan bilang haing kapakinabangan sa ikabubuti ng sanlibutan, pakundangan sa panalangin ng mga martir sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan, sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghai ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Amoy mo'y inialay, sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ako ay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y buburin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, galutan
po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po dawat kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay, kay kasama ko ang sabok ko, dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamalay na darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y puburihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang maliligom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muli naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o iscan ang QR code na makikita sa ating LED screens. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, X or Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa
o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo sa pagunita namin sa mga banal na martir. Hinihiling namin kami ay iyong pamalagiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng iyong simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Ang mga basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at matulungin Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Hindi ako makapag-saksak dito naman.